Hello! Magandang gabi! Ako si Press Armir ng JCI Batangas Balisong and welcome to Word from Home! Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. And katulad ng usual kong tinatanong, kamusta kayo? Kamusta kayo on a Sunday? Kayo ba ay nakapagpahinga? Kayo ba ay nakapag-relax? Nakapag-spend time with your family? Napakabilis ng araw, di ba? It's the last day of the month, unang-una. Pangalawa, bukas ay Lunes na naman para sa may mga trabaho na katulad ko. Ito na naman, sasabak na naman tayo sa gera ng isang linggo, ng limang araw. Kaya sana ay nagamit nyo ng ayos ang inyong weekend para makapagpahinga at makapag-relax. And again, makapag-spend time with your family. Ayan, kumusta po kayo? Kami po dito sa JCI Batangas Balisong, okay naman kami. And kahapon, nagkaroon kami ng Project Mundo. Coastal cleanup drive sa Barangay District 1, Lemery, Batangas. Kaya naman po maraming salamat sa ating sangguniang barangay ng District 1 sa inyong suporta, sa inyong tulong sa amin kahapon ng umaga na sinundan ng ating Youth Leadership Excellence Awards na ginanap sa Garage Restaurant sa Taal, Batangas, sa ating 18 awardees. Congratulations sa inyo and we can't wait na maging bahagi rin kayo ng JCI Batangas Balisong, hindi lang bilang miyembro kundi bilang mga volunteers din sa aming organization. And of course, ano bang sunod ating ganap kahapon? Ah, kagabi! Ginanap ang ating Share Ko Lang, Year 2, a Cultural and Language Exchange Program kasama ang JCI Yawundi Excel sa Cameroon. Kaya sa mga friends natin from Cameroon, sana natuto kayo kagabi ng ating basic language and culture dito sa Philippines. And know that we really enjoyed bonding with you guys last night and we learned a lot about the culture of Cameroon and we can't wait for our next project. And of course, syempre, in-end namin ang araw sa pag-attend sa ating induction, sa induction ng JCI Calamba, Jose Rizal, JCI Cabuyao at JCI Alaminos Corramblan na ginanap sa Rizal Coliseum, ayan sa Calamba. So, congratulations sa mga batches, sa mga prexies natin kahapon. Ayan, thank you very much for inviting us. And we really did enjoy the night. Ang dami naming na-meet. Ang dami naming mga na-meet na mga tao. And speaking of meeting people, tonight, we are going to meet another inspiring president. And on our 9th episode, tayo naman ay dadayo sa Area 5. Ayan. Kung last Friday ang kasama natin, taga Area 2, ngayon naman dayo tayo or biyahe tayo sa Area 5. And itong taong to, I must admit, wala kaming super daming interaction during press akad. Siguro nga dahil mas naging close yung mga boys kumpara sa mga girls kasi nga kami mga boys yung mga magkakasama sa lodging namin noon. Pero itong guest natin tonight, nakaka-interact ko siya or nagre-reactan kami sa mga posts namin madalas on our socials. Kaya naman, very, very excited ako to get to know more itong ating presidente na guest for tonight and at the same time, learn her story, learn the story of her chapter. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Let's give a warm Batangas Balisong welcome para sa presidente ng JCI Duwaling. Please welcome, Press Nieva Limondo. Hello, Press Nieva Batch. Kumusta? Magandang gabi. Hello, Batch. Good evening. Ayos naman. Thank you so much for inviting me here sa platform niyo. It's a pleasure and a privilege. Thank you so much, Batch. Kasi isa ka dun sa mga madaling kausapin talaga na Batch. Pwede ko pong mag-guess. Okay, go. Yan, di ba? Napakabilis. Hindi ko na ako magandang mahirapan kahit medyo ilang araw lang yung pagitan nitong episode ito. Kaya thank you so much and we really appreciate your time and effort to be here tonight, especially that it's a Sunday. So, speaking of Sunday, Batch, kumusta naman ang araw mo? How did you spend your Sunday? Actually, usually, work time ko pa din on Sunday because my day off is falls on Thursday and Friday. But after work, my daily routine usually pag Sunday is nagsisimba talaga ako kasi from office namin, malapit na naman yung church.
So that's my usual routine. Kumbaga, there's no excuse for me not to go to church because ang lapit-lapit lang talaga. So, Batch, question ko lang, no? Since sabi mo, your Sunday is still a work day. So, ano bang work mo? Anong pinagkakaabalahan mo dyan sa area? Okay. I am working as a government employee sa Philippine Ports Authority. I am based here in Makati City. So, bali kasi it's a port. So, mostly the operations is 24/7. And then, since konti lang kami dito, so hindi kami pwedeng sabay-sabay ang dito. So, that's why we have a scheduled day off na Thursday, Friday ako. Yung isa kong kasama is Saturday, Sunday. Then, yung isa naman, Tuesday, Wednesday. So, mostly, nagsasabay lang kami on Monday because it's our flag raising ceremony. So, yun batch. And, but, besides that, I'm also a licensed financial advisor of Pure Life UK. So, after work, usually, nagsaset ako ng appointments to have clients and also follow up clients and then educate others, especially those close friends ko, relatives, immediate family, because I know how important it is to have a insurance. Okay, so Batch, question lang. Ano usually yung type of work na ginagawa mo sa PPA for those who are not really super aware kung paano umaandar yung mundo nun? Ikaw mismo sa line of work, ano yung usually ginagawa mo? Ako on the side, sa finance ako batch. But there are times na nagiging operation ako, especially pag wala yung head namin. So bali, para din kami, it's like an all around, nagiging admin din ako, finance. So basically, it's a good opportunity for me na na-transfer din ako here sa Mati because nung nasa Davao ako, I don't have this kind of experience, yung parang you have the decision ito approve or not this kind of applications from sa mga barko because we are authority men. So, kumbaga, first and in and out of ng barko, kami talaga yung parang may authority na magtatak kung allowed ba sila or not with all the documents na binibigay nila sa amin. Batch, na-mention mo rin kanina na isa kang financial advisor. So, yes. Would you consider yung financial literacy as one of your advocacies as well? Yeah, oo. Before GCI, that's one of my advocacy talaga. Yun nga lang, kasi I have a full-time job. Hindi ko siya napupul na na-implement. But given a chance na nag-speak sometimes sa mga batchmates or there is a circle of friends na wala pang parang na tawag niyan, na nandito na sa akin na when we talk about finances, na ano ko na sa kanila agad na why don't you get an insurance and also you might want to have an appointment with me, but para lang naman, i-offer ko lang naman, hindi naman na magkukuha talaga agad. Kumbaga, it's just a awareness na what's it for you to have kung meron kang ganito, anong benefits na makukuha mo. So, yung batch. And siguro, diba, na dahil napaka-unpredictable ng life, important talaga na as soon as possible meron tayong insurance just to, make sure, hindi naman sa parang you're expecting na may mangyayari sa'yo, pero iba pa rin yung Yes. Magiging ready, diba, Batch? Prepare ka, especially when you are a beginner. I mean, you have to think about it talaga eh. If there's something happens sa'yo, tapos this is the lifestyle of your family, then if may nangyari sa'yo, how would they continue such kind of lifestyle, di ba? Lalo na kung mga bata pa. It's really important. I mean, before kasi ako naging financial advisor, but my parents has a insurance din. So that is why I am already a believer. Kasi when the time na nagkabagyong Pablo sa amin, because I am originally from Baganga, Davao Oriental, that was 2012, I think, the bagyong Pablo. So, na-hit talaga kami noon. We are really affected during that time, even our business. So, lahat ng capital or money ng parents is on the outside. So, ang naka-help talaga sa amin during that time is the insurance because madali lang yung process to have a loan and then so that we can go back again sa business kahit pa konti-konti lang. So, that is why when my cousin offered to me if
gusto ko ba maging financial advisor to take the exam, sabi ko, yes, ate, I will. Kasi I know how important it is. Kasi kumbaga, on my experience, ba, percent of experience ko is maganda talaga yung insurance. Kumbaga, it really helped us during the times na nangangailangan kami ng family namin. Yan, nawala ako sa screen. Teka lang. Patch, ano yes, ba? Yung opinion mo on, parang, ito naman is hindi naman talaga masasabing general, pero yung perception ng ibang mga tao na sobrang kukulit daw ng mga financial advisors. Kasi di ba minsan, nagtitrending yung ibang mga financial advisors, regardless na lang kung anong brand, no? Nagtitrending sila kasi parang maninilit, or sobrang mga makukulit. What are you? Depende siguro. May advantage siya, may disadvantage din. Depende kasi sa type of person na sinendan mo noon. Pero there are times then na kung hindi kasi makulit ang advice or parang lalo na pag busy person yung in-offeran, tapos nakakalimutan, tapos hindi na set yung appointment. That is why makulit din. Kasi the reason, isang reason din na napansin ko, Batch, bakit ang mga advisor is makukulit? Kasi they have that experience na may family members sila na hindi nila kinukulit tapos may nangyari. So parang it's like a conscience to them na parang bakit hindi ko kinulit yung pinsan ko? Dapat natulungan ko siya during that time. Kumbaga ganun. Kaya siguro may magganun. Pero ako for me, hindi ako ganun kakulit eh. Pero tinatansya ko din kasi eh kung this person is kumbaga chine-check ko din yung Facebook niya, active ba talaga siya or is he or she a busy person, kasi kung busy talaga parang kailangan mo talagang kulitin. Tapos if he or she said already na makikipag-appointment siya sa'yo, I will just remind her, maybe makulit. Pero siguro depende sa paggamit ng word on how you send it to the person, na it's like a reminder that you said yes, that you will have an appointment, and then I'm just trying to follow up kung kailan ka talaga available. Thank you, Batch, for sharing your insights about that. No? Punta naman tayo on a lighter note sa mga hobbies and interests mo. Busy woman when it comes to your job or your profession. Yeah, true. Sa mga hobbies and interests mo, Batch. Ako, mahilig ako mag-beach kasi I love going to the beach. Parang yun yung ways ko na nakaka-relax ako after all the busy work. But at the same time, sporty din on the side kasi nagja-jog and run din naman ako. And I play most badminton. Yun nga lang, saka busy din ang schedule. Kumbaga, full-time empleyada. Tapos may side hustle pa. And at the same time, JCI. So parang at this year, parang hindi ko talaga nagagawa yung mga fitness na kailangan ko. Kaya pag medyo hindi busy, nag-exercise talaga ako. Kasi it's really a need eh. Kumbaga, ang sarap kasi ng feeling nung nakaka-exercise ka, yung nalalabas yung toxins ng body. Yung parang, ang sarap ng ano, ganito. Parang, lalo na pag naglalaro ako, but I feel really refreshed pag nakakapaglaro ako ng badminton. But kasi nga, nasa Makati City ako and here wala pa masyadong ganung mga court, so mostly nakakapaglaro lang talaga ako when I go to Davao City. And speaking of exercise, nakita ko dinouble check ko kasi baka magkamali ako. Dinouble check ko. Ayan, so how proud are you na nagkaroon ka ng bagong record sa iyong planking? I mean, happy kasi recently lang ako nagbalik ulit sa aking planking kasi nga I feel like ang bigat-bigat na nakatawan ko kasi before JCI talaga may minimaintain na akong weight kasi nga the reason why I maintain that such weight, not just para sexy tingnan or what, but to be physically fit lang talaga and also to donate kasi it's my one of my bucket list talaga na makapag-donate. But nakapag-donate na ako dati, pero I want to continue na makapag-donate ng blood kasi in case of emergencies kasi, iniisip ko, matanda na yung parents ko, so if there is a need for blood, kumbaga, it's an advantage kasi na may Red Cross card ka, so kung nangangailangan ng family mo, mas madali na lang
mas madali na lang yun kasi kumbaga you have the you are priority, ma-priority kayo na maano, mabigyan ng dugo because you're a donor. Ayun. Kaya naman pala talagang push mo yung sarili mo to be on track sa fitness mo dahil dyan sa mga reasons na yan. So, yes, batch. Batch, punta naman tayo sa usaping JCI. Anong year ka ba na naging miyembro? Naging miyembro ng JCI? Pandemic baby ako, 2020. 20. And since pandemic noon, paano ka naman na-recruit? Ano naging style ng recruiter mo para maging parte ka ng JCI Diwali? Actually, ako ang naghahanap, Batch. Kasi when I was in college, may group na ako na org. But then, since sa ano lang man yan, sa school. So, after college, nung paramedyo stable na ang work ko, naghahanap talaga ako kung saan ako fit na organization. And then it just happens that one of our FUT na po siya that they will have a opportunity to impact. So since I know her, may message ko siya, I asked na kailan or when is the schedule for your RTI because I'm interested to listen. Then after that, nagpa-member na ako. And then on her time din ng presidency niya, doon ako din na take oath to be as regular member. Okay. So, 2020 ka nagsimula. And can you still remember yung parang naging unang project mo as a baby JC? Actually, hindi ako ma-attend ng mga project that time pa eh. Parang, chine-check ko pa kung ano talaga ang meron dito sa org na to. Parang, I'm trying to observe pa. But then, when it comes to trainings, umaattend ako. Especially face-to-face trainings. Kasi, yun din kasi ang gusto ko, personal development din and growth for me. Na, kumbaga, with it comes to trainings kasi doon ko din nalalaman na, may ganito palang sa GCI, ganito pala yung organizational structure niya, and then these are the basic trainings, ganun. So, sa trainings ako nagsimula, Batch. I started, what made me stay talaga sa GCI Diwali is that when I attend one of the project, that's the time of Restore, yung sa Oplan Kaagapay, sa Surigao, yung nabagyuhan sila. Kasi I experienced, naka-experience ako ng nabagyuhan, but I'm not on the site talaga, bali parents ko lang, I'm still in college during the time. So, when Prestere asked if gusto ko bang sumama, hindi na ako nagdalawang isip talaga because I want to pay back din ba? Kasi, maybe some of the people there sa Surigao help us during time na nabagyuhan kami. So parang it's my one way of helping them na mag-attend ng Oplan Kaagapay para to share what we have and to physically see kung ano pa ang pwedeng ma-help sana sa kanila during that time. So that's really ng GCI life ko, Batch, why I stayed, why, because I see the project na parang something very meaningful talaga, kumbaga, it really helps, it really gives impact to the people, so yun, Batch. Oh, bago ako, guys, mag-follow up question, ito na naman. Ito kasi nasa harapan ko is bintana namin. So, nakikita ko na naman kung gaano kadami yung kidlat at kulog. Sana naman hindi tayo makata, no? Kasi nyo naman yung episode na naloob mga kaibigan dyan sa langit. Cooperate naman kayo dyan. And, so, what did you feel? Diba nagpunta ka sa Surigao, sumama ka? Mo yung mga tao, anong unang naramdaman ni Batch? I feel so privileged that time na sa lahat ng members ng org namin na nakasama talaga ako. Privileged in a way na I get to help them in a little way that I can. Kumbaga, parang happy, especially seeing them na parang kahit konti lang yung nabigay mo, pero they are so grateful. Seeing the smile of the people na binibigyan yun ng help, ang saya sa feeling
that no one can really replace batch. Yung parang, kung nandoon ka, yung parang, kung minsan nagpa-complain tayo sa buhay natin or sa life natin, pag nagpunta ka doon sa something like ganyan na mga disaster, mafe-feel mo talaga how blessed or privileged you are. Kasi parang, nagko-complain pa ako, meron na kaming bahay, may pagkain ako kompleto in a day. So parang it's also a reminder and awareness na let's be thankful for what we have talaga. Tama ka, Batch. Iba-iba yung feeling kapag nakita mo sila ng personal. Mm-hmm. Yes. Saka yung sabi mo nga kanina, kahit konti lang yung naitulong, pero parang for them, it means a lot. It means the world to them. Iba yung ite, yes. Iba yung ningning ng mata. Yeah, totoo. Ayan, teka, nawala ata ako ng holiday. Hindi ako kung sino sa atin dalawa yung mahina ang internet sa mga panahon. We are on a live show. Kaya naman, parte na ng mga live shows at technical difficulties and tuloy lang ang kwentuhan. So, Batch, after ng offline ka-agapay niyo sa Surigao, sabi mo nga, ito yung nag-cemento para ikaw ay mag-stay sa JCI Duwanig. Yes. Paano naman napunta yung presidency sa'yo this year? So ito ba ay parang meron na kayong succession plan? Or katulad ka rin pa ng ibang mga batches natin na nabigla na ikaw na pala this year? Supposedly, there is already a success plan, but I will be president sana by 2026. Hindi talaga this year, but there is some thing na nangyari sa chapter, medyo magulo siya. So, since ako na lang yung pinaka-oldest or something like, nakaranas talaga ng from secretary, treasurer, kumbaga, naging DOD for how many years. So, parang, and then, siguro, nakitaan din ako ng mga past presidents ko, and immediate past president ko ng leadership quality. That is why they called me if okay sa akin. And then, during the time, if I will not say yes kasi walang ibang mag-yes. So, I have two kasi I already love the chapter badge. Kumbaga, it becomes something like part of my life na I have this kind of sisterhood na inaalagaan ko din, the community that we have. So, yun, I don't want to stop na walang susunod na president sa chapter namin. Kasi nga, we already have communities na binibigyan ng mga tulong and partners. So, if walang susunod, there might be a tendency na mawala yung ibang partners namin. So, there should really be someone to step up. And then, I said yes. And for maybe the presidency is so, tawag nito, not perfect, but I learned a lot. Lalo ng pagiging president. Really, I learned a lot. Pero, same with our other batchmates, there are times din na kina-question ko ang self ko, why? Why did I enter? Why did I say yes? Pero there will always be a reminder. And it's just a good thing that my past president and IPP and also my board of directors are with me. Kumbaga, they are the people also na nagre-remind sa akin, press, kaya mo yan. Nandito lang na din naman kami. But I am a person kasi na hindi din kasi ako yung person batch na yung mahilig mag-ask ng help. Mahirap sa akin mag-ask ng help. Kasi, kumbaga, na-raise din kasi ako as a strong, independent woman. So that is why, kumbaga, kung kaya kong lahat gawin, gagawin ko on my own. So parang ganun. So that is why when there is something nung namin support. So I really opened it to them na it's really hard for me to ask help. So sana if my project or something, then kaya naman nilang tumulong, sana magpusa na lang sila. Kasi it's really hard for me as much as possible. Kasi I believe kasi batch pag yung mga volunteer or something, it should not be asked.
Kasi dapat kung gusto mo namang tumulong and there's already an information on how you can help, bakit kailangan i-ask ka pa? Why don't you give it na talaga? I mean, kung gusto mo talagang tumulong, diba? You can just give it. Tama ba? Then I feel siguro rin talaga, ano, una, it's your really, ano, parang, it's your destiny talaga to be a president this year. And pangalawa, siguro, I commend you for standing up for that chapter. Alam naman kasi natin na sometimes, ito eh, wala tayong choice eh, to accept it. Kasi ayaw natin na tumigil yung chapter, or in your case, ayaw mo nga, if you will not accept the presidency, you might lose some of the people na tumutulong sa inyo, or yung mga communities na tinutulungan nyo, they would expect help from you guys, diba? So, siguro it's really good thing na tinanggap mo siya. Sabi mo nga, the presidency may not be perfect, but at the end of the day, alam natin that we are doing our best, and at the end of the presidency, alam natin na meron tayong ginawa para sa ating community. Kaya naman, yes. Pagpupunti pa rin sa'yo, batch, meron pa tayong ilang buwan para matapos productive ang ating termino. Kaya naman, punta tayo dun sa next question ko, which is, with your situation right now, how do you usually handle yung mga challenges and pressures na kinakaharap ng inyong organization? Ako, Batch, I learned to have a happy disposition na ngayon. Kasi at first talaga, I am so very strict. Parang, bakit hindi nag-reply ang BLB ko? Bakit sinisin lang ako? So, I learned how to connect with them. Kung baga, in this leadership, madami talaga akong natutunan. I mean, I have to, kung kailangan ko silang i-call, kumustahin, what happened, bakit hindi sila naka-reply, bakit hindi sila naka-attend. Kung kailangan kong isa-isahin silang i-message, i-contact, i-Twitter Messenger, Instagram, via phone, lahat ginagawa ko na, hindi katulad dati na parang bakit kailangan ko itong gawin? Parang sa isip ko, president naman ako, bakit ako talaga, I mean, what's the use of our GC kung hindi kayo nagsisino or nag-reply? But I came to realize that kung busy ako, I know, busy din sila. They have their own personal life din beside JCI. So, I really have to, ano, do an extra effort to connect with them, ask them. But what I learned from my past presidents and ITP, kasi kinakausap din nila ako, kinukumusta din nila ako, how are you pressed? So, sinasabi ko na ganito, anong pwede kong gawin? And then, I learned from them, kung paano din nila nairaos ang presidency nila. And what I learned from them is a happy disposition talaga, Batch. Kasi, when your members see na happy ka, parang, they will automatically say yes, whatever you're asking them, na sana tulungan ka nila ganito, tulungan ka nila dito sa report, dito sa project. So, a happy disposition, Batch. You don't need to get angry or parang pasantaan sila ng something para lang sumunod sila sa'yo. So far, yun ang best na natutunan ko sa aking mga past president and for this leadership. Ngayon nga nila sinasabi, no, Batch, na parang yung presidency daw humbles us. Kumbaga yung mga bagay yes. na nagawa before, gagawin natin for the sake of helping the community and, retaining the chapter talaga. And it's always nice. I mean, it's always nice to learn new things, to unlearn things, and to learn things again, di ba? Yes. Relearn things, rather, yun. Kaya nakakatawa rin talaga yung experience na napagdaanan natin. So, Batch, paano mo naman na-maintain yung work-life balance? Kumbaga, yung professional, yung personal, at of course yung JCI life, paano natin nababalanse yung lahat ng ito? Hindi ko alam kung balanse ba talaga. At some point, at first, mahirap, Batch. Parang paano ko ba talaga isisingit? Kasi I started as being di kumbaga, iba kasi kung board of directors ka kaysa sa president ka na. Kasi as a president, madami ka nang iniisip eh. Kasi kung BOD ka, kung secretary or vice ka, kumbaga, you have a specific task lang. Pag president ka, lahat eh. So, nanibago ako at first how to handle and then how to manage my time. There are times na parang,
hala, parang nagme-message yung client ko, hindi ko na-replyan. Akala ko na-replyan ko na. Tapos there are times na, hala, may kailangan pala akong i-submit na report sa office. Nakalimutan ko kasi ang deadline na nakapatak sa akin is yung deadline na sa GCI. So it's ano, parang it's a experience pa din and learning experience for me na ma-manage yung time. Ngayon, medyo na ma-manage na but not really totally. Meron ka talagang masasacrifice talaga batch eh. Not all the time na yung parang like, there are times na yung sa family occasions na kailangan mo talaga i-skip kasi doon lang din available ang mga BODs mo and then doon lang din available ang partners mo for the project. So, hindi talaga. There are certain events in the family, in office, or saan man in your personal life na nasa-sacrifice. But, yun nga, there are always learning on that. Kumbaga, if you plan ahead, maiiwasan naman yun. But there are some things talaga na hindi natin kontrolado. And then, dati, I'm so with that, yung hindi ko control. Parang tawag yan, naano ako sa self ko, nagsisolve-pity ako, bakit hindi ko kayang kontrolin yun? Parang ganun. But later, I learned na there are such things talaga na hindi natin kontrolado. So, let's move na lang. Let's see what we can in the next project or something. Or kaya ba nating gumawa pa ng project na mas better? So, ganun na lang, watch. Kasi hindi talaga there are, hindi mo talaga maiwasan na like, example, ganito, birthday or celebrations, tapos pag schedule mo sa mga BOD mo, doon lang sila available. So, wala. Pero noon, nagsabi na ako sa family ko din, sabi ko na there are things talaga, specifically in this year, may mga events talaga in the family na hindi ma-attend. And I would like to say sorry in advance. And I hope you understand because I'm not doing this just for myself, but it's also for the community na sineserve namin. Naiintindihan naman nila yun. And siguro in the future, makakapag-spend ka na ng more time with them. And guys, update! Looking forward for that. Nag-update ako sa kanda ba siya, sobrang lakas ng pulog ulit. Okay, so patapusin ko naman muna kami. Wait lang. Konti na lang yung question. Pati na lang matatapos na yung kwentuhan natin. So, batch, officially ending our 6 months as president ng ating mga chapters kasi it's 30 right now. So far, ano yung parang pinaka-remarkable project that you are most proud of? Ako, the recent project that we had sa Sitya Tapayanan because it's a long-term project, sustainable project talaga. The water filter that we give to them together with the army kasi it's a controlled barangay or sitio, so hindi ka makakapasok doon kung wala kayong escort ng army. And it's just a good thing that we have past presidents na connected sa kanila, so mas madali na lang communication. But then dati kasi batch hindi talaga yun siya marireach via road, dati via helicopter. But it's just good thing that the army transfer sila, so mas easier and mas madali na lang maka-help dun sa kanila. Kumbaga, mas madami nang maka-help because accessible na siya. But things also to sa EO70, yung sa mga roads to market. Because of that, mas napadali din yung buhay nila doon. Kasi mostly is maganda ng roads, kumbaga konti na lang yung rough roads na dadaanan. But still, it's a challenging journey going there kasi ang biyahe namin from Davao City to the place is 6 to 7 hours. So, malayo talaga siya. So, it's one of the project na ina-anticipate ko talaga na matapos. And we have a project, partner from DOSG, that the Gowanese Organized Society of Japan, who helped us na ma-achieve yung dapat maibigay namin doon sa community. And 2 years na namin silang partner, hopefully the partnership will continue para mas madami pa kaming matulungan din na community. And hoping din ako, batch, na mas marami kang matulungan.
at yung chapter in doing that long-term sustainable project of yours. Update guys, ang lakas na po ng ulan dito. Kinakabahan ka ng inyong president. Kaya naman, tara tayo po sa last question natin bago ang ating fast talk. So, Patch, gusto ko lang malaman, ano yung gusto mong ma-achieve by the end of your term? So, pag natapos mo yung mo by December, ano yung gusto mo talaga na goal na marating ng iyong presidency? Ako, I hope, kasi nga, dumaan kami sa parang something na hindi maganda sa chapter. I hope na sa start ng presidency ko and the next one will be a happy chapter. A happy chapter talaga ang goal namin eh. Kumbaga, kasi some of our members nagpa-member doon because it is their outlet, kumbaga, from their work na makamit din ng other people, passionate and committed people to help others. So, a happy chapter. And also, we always wish to have awards. Kasi isa din naman yun na indication na we are doing good. But the most, ano talaga, budget is to maintain that our chapter is happy. And also, ma-continue siya. May susunod na president and the next. So, ganun. Ma-continue talaga ang chapter. Hindi siya mamatay. Kasi useless din naman na may madami tayong mga awards pero chapter died. So, it's useless. Membership retention and a happy member. I agree with that, Presto. Talagang ang goal talaga is maging happy yung chapter, light lang, and makontinue yung legacy ng mga past presidents. And yung awards, ang lakas mo. Ay, kumbaga, bonus na lamang, di ba, Batch? Yes, Batch. Kaya naman, dahil malakas na po ang ulan dito sa Lemery, Batangas, dadako na tayo sa pinakamasayang parte ng ating conversation at pintuan ngayong gabi. And this is our Fast Talk. Sa ating Fast Talk round, Press, hindi ka pwedeng mag-explain. So, maaaring mo lang sagutin ng mga tanong na ito or pumili ka sa mga choices na ibibigay ko. Batch Nieva, ayoko magmadali dahil nag-e-enjoy ako sa ating kwentuhan pero kailangan ko ata magmadali at this point dahil lumalakas ang ulan. Hay nga pala kay IBP Amante Kalangi ng JCI Anilao Mabini. He's watching right now. Hi, IBP. Kumusta? Thank you for watching and supporting our show for tonight. So, Batch Nieva, are you ready? Grabe! Ready na, Batch, para maano, finish talaga ang episode na to. Batch, okay, ugali na ayaw mo sa tao. Sasabihin ka talaga kung ano? Dishonest? Init o lamig? Init. One word to describe JCI? Pressure. One word to describe as a basic batch? As one. Some bisig o kosa? Kosa. Ang idol mo sa JCI? Ang dami eh. I cannot. Pass mo na dyan. Baka mag-ano yung iba. Your leadership role in the future? Ano yun, Batch? Do you want another leadership role in the future? So far, I'm contented to be a president. I'm good as a president. Movie or teleserye? Movie. What is your favorite dessert? Buko salad. Blue or red? Blue. What is your favorite gulay? Gulay? Kalabasa. What is your favorite UN SDG? 13, climate change. What is your favorite national program ng JCI? It's Think Green and Green Project. Trainings or fellowship? Depende. May isa nga lang pala. Trainings. What is the best thing about JCI?
Best thing for me is you get to get you get to know good people, passionate people, with a heart sa community. What do you think is the best quality? What is your best quality as a JCI leader? Actually, I'm still thinking about it, pero sabi nila, charming daw ako. So, dahil sa charm ko daw, na sumusunod yung BOD. What is your favorite workout match? Workout, walk and jog. What is your comfort food? Comfort food ko, usually gulay. Paano mo gustong maalala ng mga tao ang iyong 1 year to lead? Maalala nila na there is someone from the chapter who stand for the chapter, brave enough to say yes to the challenges. Maraming salamat, Batch! Maraming salamat, Batch, for being with us tonight and spending your Sunday night with us. Bago matapos ang ating kwentuhan at bago mawala ng kuryente sa bayan namin, what is your word from home? Bali parang last word or something to say lang, ganun. I just watched kanina sa ano, kasi umuulan dito so hindi ako nagpunta ng church. I just watched sa The Feast, and then while watching, Brother Odie said, maybe sometimes we feel that time is not enough. Sometimes time is less for us, or kulang ang time, minsan naman sobra sa ibang tao. But what I learned is that, sabi niya, is that, it's a matter of where we spend our time. So, kumbaga, you have to set priorities kung ano yung dapat in-spend natin ang time. Kasi nga, sabi niya, there are times akala natin kulang yung time, but then we still have time to watch Netflix, we still have time to just browse on our Facebook without anything in particular why we're doing it. So, kumbaga, we have to our time, use our time wisely. Kung saan yung dapat mas importante, then we should do it there sa kung saan siya. So, yun yung natutunan ko sa kanyang patch. Season 6 na tayo, mga mahal. Your friendly kakwentuhan is back. Join us again next Friday on our next episode as we meet more people and learn from them. Ako si Press Armir ng JCI Batangas Balisong, at kasama ko ngayong gabi si Press Neva ng JCI Duwaleng, and this is Word from Home. Good night, everybody! Bye! Kinaya namin. Ay, grabe! Ang lakas, Batch. Dinig na dinig ko dito sa akin.